Dito nga po pala, gawa sa aluminum. Antay na. Tapos doon, kaya may kulang pa. Kasi yun. Yun eh. Pinagtataka ko, iba yung kulay. Kaya iba yung pills. Kaso nga lang, dahil nakaslan po yung... Ganito po yung kaganda kapag katiningan na malapitan. Combination color. Tapos na yung combination. So ito yung update natin dito sa third project. Puro ganito lang muna. Hello mga Karohaus, magandang araw. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, January 30 na po ngayon. January 30, araw po ng Martes. Ito mga Karohaus, bago ko po simulan tong ating vlog, shoutout kay Javen TV. Yan, lagi nanonood, matagal na. 3 years ago, yan, shoutout po sa inyo. Then, happy birthday na rin kay Ma'am Karen Gabalis. And shoutout sa inyo, more birthdays to come. At saka, syempre, mabuhay pa po kayo hanggat gusto nyo pa, God bless. So ito mga Karohaus, napakadaming mga comment after nung video ng paliwanag ko kahapon. Maraming salamat po sa inyo. Idagdag ko nga lang po pala doon sa explanation ko, yung mga malalaking power tools, wala na po tayong paglalagyan. Wala naman po talaga tayong bodega. Dati, ito, bodega po natin to, pero bahay na. Yun ah. Tapos sa itong harapan ng bahay, ginawa po nating storage. Itong harap. Hindi rin naman pwede dito sa labas. So baka mawala at saka pagkaumulan mababasa. So isa rin po 'yun. So wala po tayo talagang malaking space para sa mga kagamitan. So ina-maximize lang natin. Sa nagsabi naman at nag-comment ng tungkol sa tanggapin daw natin lahat ng binibigay. Syempre, bigay nga po 'yan. Kaso nga lang, ang gusto ko maging fair, gusto ko maging honest lang. So kung hindi naman po natin gagamitin, masisira lang po yun. So, sayang naman. Bali, ayun, maraming salamat sa mga nakaunawa. So syempre, tayo ay honest lang. Okay, kung kailan talaga kailangan gamitin at saka kung magagamit, bakit hindi, di ba? Doon tayo sa mga priority natin. So ito nga pala mga Karohaus, gusto ko rin pong magpasalamat doon sa mga nakaunawa ng vlog natin. So itong vlog na to, meron tayong konting mga bagay na ipapakita lang na talagang medyo kumakain tayo ng oras kapag nasa labas, lalo na sa mga finishing, kasi yung paggawa ng bahay nandiyan na yan eh. May mga kasama tayong kinuha na mauhusay sa pag-install ng mga accessories. Meron din tayong kinuhang mga kasama na halos kabisado na nila lahat na mga gagawin sa house improvement. Ang isa sa pinaka part na mahirap bilang contractor kung magpapagawa ka ng bahay, yung hanapin lahat ng mga materyales para mabuo mo yung bahay. Yung construction, yung structural, common na yan eh. Kasi pag binubuo mo yung bahay, pwede mo mabuild, pwede mo ma-order lahat yan sa hardware, bakal, buhangin, semento. Pero yung design na gagamitin sa bahay, yung mga accessories, paminsan-minsan na-order na lang sa Shopee. Pero meron ding mga appliances or meron din mga ginagamit po sa house improvement na mahirap din hanapin. So ito mga Karohaus, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Magbibigay ulit tayo ng update ngayong araw ng Martes sa mga bagong mga nagawa dito sa project natin. Bali, pupunta muna nga pala kami ni Mrs. dahil yun nga, gaya sabi ko sa intro, may hahanapin muna kaming materyales. Kung hindi man namin mahanap, baka order na lang po tayo sa kilala natin na supplier din. Bali, ito mga Karohaus, enjoy watching. God bless. Tara. Bali, papunta po tayo sa 13 sa may Walter Mart. Maghahanap po tayo ng mabibili na rain shield at saka water heater para dito sa port project natin at saka dito sa may project natin sa phase 1 na isang inner row house. Kaya kasama natin si Mrs. Shower out. Shower out. Okay, gahe lang po muna tayo. Okay, dito na tayo. Lagyan na lang natin ng music kasi baka makapiright tayo. Papatungan natin ang music. So ito, may mga available na La Germania dito. So ibabagay na lang po natin sa mga dating ginagawa natin. So La Germania na single motor. Yan, bibili tayo ng isa para dun sa ongoing project natin sa inner row house. Iba rito, sobrang lalaki na. Lalaki na. Tapos isa lang kasi may stock pa tayo dun eh. Mga dati natin binili.
Shower heater nila, ang problema lang is sa single point. Kailangan natin yung multi. Yan, yun lang available dito. Ayan, lumabas kami ni Mrs. Dito sa Abinson kasi, stock yung ibibigay sa atin. Hanap tayo ng brand new. Yung naka-display. Yan, may defect kasi, kaya hanap tayo. Tingin tayo rito, sa kabila. Kabilang building. Check natin. Bali, wala rin dito sa home center. Hindi rin available. Yan, dyan kami galing kanina sa Walter Mart. Tapos sumaglit kami rito sa ayan, sa bilihin ng tools. Bumili na tayo rito ng ano kasi medyo mura ng mga ano ba to, grinding disc at saka baby roller. Yan ang mga binili natin. Yan lang ang problema sa ano eh, house improvement. Madali gumawa pero yung paghahanap ng materyales para sa bahay ang mahirap. Yan, baka to follow na lang yan. Si Mrs. Init. Okay, papunta naman sana tayo ng SM. Dadaanan namin yung Ace Hardware. Ang ginawa na lang po natin, sa supplier tayo ng aircon na si Sir John De Leon. Doon tayo kukuha ng ano, ng rain shoot. Yan na. Sa kanya na lang po. Ngayon ko lang din naisip, pwede naman po pala sa kanya. Rain shoot at saka water heater. Ayan, uuwi na po tayo. Pabalik na tayo ng Lumina. Tanghalian na rin po. Tapos magbibigay na po tayo ng, ano, ng update pag uwi po natin. Ayan, ano nga pala ngayon? Magbabayad pala tayo ng bahay, no Joy, no? Magbabayad pala kami ng bahay. Baka bali hindi pa pala kami makaka-uwi. Dadaan pa kami rito sa All Day Supermarket sa All Home. Sa Vista Mall pala, Vista Mall, All Home pala, ibang department yun. Make the... Bumagyo! Ang mundo! Date na ba tayo? Date na! Due date na? Due date na! Masyado tayo. Eh, masyado tayo nga na. Busy na. Pero habol pa naman ngayon, no? Okay. Tara, tara. Thank you ha, ma'am. Salamat. Di pa muna kami pala makaka-uwi. Binili muna namin yung mga nabasag na tiles doon. Ayan. Tsaka meron pa tayong bibili na tiles dito sa kabila. Tara. Sa hardware naman tayo. Ayan, nakalista naman kasi lahat ng gagawin natin. Hindi pa talaga tayo makaka-uwi. Plain round bar pare. Nakakasya dito. Susok-sok dito. Malaki. Ay, malaki yan? 3-4 o kaya ano? 3-4 yata, baka meron. Malaki to. Ang late naman ng stocks nyo, pare. Na. Malaki ang stock nyo. Malaki? Yan, gagamitin namin sa ano to, sa gate. Ayan, bibili tayo ng isang buo. Sige, okay na yan, pre. Isang buong tubo. Pang ano to, pang... pang gate na, stock na natin sa ano to, sa mga project. Pre, paputol na lang, apat ha. Thank you, thank you. Hindi, doon na lang ako bibili. Sa harapan. Ito na lang bibili. Oo, masyado mahaba kasi yan. Siguro yan na nga, biling ko na yan. Isang buo na. Putulin mo nga lang apat yan din. Thank you, thank you. Yung tubo kasi natin na dala tripod, masyadong malaki pang barrel ball. Ayan, okay na. Tubo tsaka grounding rod. Bali ang tubo na yan sa tansya ko, sa gate. Apat. Ah, apat lang din. Sa gate lang naman kasi namin yung ginagamit. Ako na po mismo bumibili niyan. Hindi ko na yan chinacharge sa kliyente kasi pagka chinacharge mo sa kliyente, napakadaming sobra. Napabonus na dun sa mga nagpapagawa. Kaya ito, mga 20 bahay na magagawa nito. Apat na putol. Tapos ito yung ginagamit namin pang barrel bolt. Isang buong ano yan, isang buong burong bakal.
Yan ang madalas na binibili. Yeah. Salamat, salamat. Tapos dumaan uli kami dito sa SSR GTA. Ayan, isa sa mga nabasag na tiles. Natural lang yung may nababasag. Ayan, galing na tayo kay Mamela ni kanina, di ba? Ito na yung mga pinaputol natin. Tapos bumili na rin akong dalawang Davis Pondo para sa port project sa ginagawa natin kay Sir Cloud. Nung oras na. Alas dos na. Ayan. Ayan po tayo. Ganyan po tayo kabisi. Ayan. Tara. Tapos ngayong araw, ang huli namin pinuntahan itong Vista Mall. Ayan, nagbayad po tayo ng amortization ng bahay. Ito lang tanghalian natin. Eh, lipas na lipas na. Nalipasan na po ng gutom. Mag-aalas stress na. So, update na nga talaga tayo pagbalik. Inaasahan natin kanina makapananghalian pa. Tara. Sa phase 6 muna tayo. Yan, phase 6. Bali na i-deliver na nga po pala namin yung mga pinamili namin kanina. Yan, naka-e-bike na lang tayo. Nasinatid na natin si Mrs. para makapagpahinga na din. Yan na. Hop, ya. Ayan, dito na tayo. Ayan. So, attendance tayo. Ayan, bali si, ano nga pala, si Bilog, hindi nakapasok ngayon, si birthday boy kahapon. Na okay lang yun, dahil birthday niya naman. Ayan, nagpakasaya. Ayan, bukas, bawi na lang, pahinga muna. Ayan, si Kuya Boy, good afternoon po. Mukhang nagpapahinga si, si Bilog. Hindi nakapasok si Bilog. Oo. Alfonso, Grande, at saka, hindi, ano ba to? Jean. Ayun. Ito na nga po. Oo. Kailangan, kumakain. So, ito nga po pala yung mga binibend ni Kuya Boy. Ayan, 16mm para dun sa parilya. Ito yung sa mga poste. Ayan, 16. 16. Para dito yan sa harapan. Andito si Marvin. Marvin, good afternoon. Bin, pahinaan niya muna, Bin, at baka makapiright tayo. Pakipatay na lang muna. Ayan. So, ito na po yung binibend naman ni Marvin. So, yan yung sa poste natin. Medyo mahaba na po yan. Kasi may malalim po yung ano natin. Yung hukay. Yung pang-anilyo natin, digis. Tapos, ginitnaan po namin yan ng didose. 16mm yung ano namin, yung mga bakal. Yan yung nabubuo dito. Tapos sa biga sa taas, yan, bubuin pa rin nila yan. Ilang araw nilang bubuin yan hanggang sa makompleto. Yan, tutok lang kayo rito sa ginagawa namin slab dito sa Atina. Bali, ipapaliwanag ko kung ilang materyales yung mga binili na namin dito. Pati sa bakal, kung ilan yung 10, ilan yung 12, at saka ilan yung 16mm na ginamit namin dito. Yan, bali, ang update dito is yung pag-assemble po ng ating mga anilyo, mga rebarings, saka yung poste. Yan ang update. Yeah, wala pa naman nakalatag dyan, Bin. Ito pa lang, inumpisan. Binubuo pa lang. Dito naman tayo sa isang Atina na sinimulan na po namin. Medyo marami-rami na rin po yung nagagawa dito. Sa extension, tsaka sa harap.
Ayan, nandito si Ricky. Ricky, good afternoon. Good afternoon. Ayan na. Yung mga pamorma natin dito, ayan, sinay-segregate na nila, tsaka ino-organize na. Yung iba kasi dito, magagamit pang pamoster rito. Tapos yung iba naman, pwede na natin ilipat. Pero meron tayong mga bibilihin dun, kasi slab yun. May mga automatic bibilihin tayo ron, dahil naiiba yung sukat ng mga poste po ron. Okay, bago tayo mag-start dito, may mga nagawa na rito kaninang umaga. Ayan, balikan muna natin. Itong umaga, ayan, nagpe-prepare na po sila sa buhos. Ito na nga po pala yung mga nagagawa nila rito. May sa poste. Ayan, may nakabang na tayo para sa lighting. Ayan, medyo hirap tayo sa letter T dun. Nga pala sa mga nakapo na lightning, yung pagkakasabi ko. Ayan, lighting, ayan. Lighting. Para sa pailaw natin dito sa poste. Teka lang, ala ha. Paputol si ano ng bakal. Ayan, meron na rin tayo rito. Bali, abang natin dito sa parilya, sa mating natin dito, ano na yan, mga 60 by 60 na lang yan. Kinukompleto na ni Ricky. Tapos dito, yan yung ating mating na ginawa dito kasi garahe, 20 by 20 yung mga spacer ng bakal. Okay, okay na, Rick. Okay, okay. Bali, okay na to. Bago sila magbuhos, bubuhusan mo na uli ito ng solignum soil guard, yung pang termite natin, termite solution. Yung pinaka flooring, hanggang dun sa dulo, kagaya ng ginawa natin dun sa likod. Yan yung ating electrical wire, para naman po sa mga poste, yung pailaw natin. Tapos yung tubig, para sa tubig, water line. Yan na yung yung pang termite solution. Yan na. Okay, yan po yung mga nagawa nila. Yan na. Tapos ngayon, update na tayo. Bali yun yung nagawa nila kaninang umaga. Bali ito, nakabuhos na. Yan yung harapan. Yan na. Ito na lang yung hindi pa nabubuhosan. Bali yung mga kuryente dun sa poste, may mga linya to na gagawan po namin ng connectivity rito sa switch. So dito na po namin i-install yan, pagagapangin na lang po namin dyan sa slab. Tapos install namin po dun sa may dikit ng pintuan. Mas pinili namin maglagay ng pindutan dun or switch button kaysa dito sa corner na ginawa namin. Ito kasi madaling way na dito na lang maglagay kasi may iwasan na natin doon na mabakbak at saka masinsil yung existing na gawa po sa turnover. Pero yun nga lang, kapag maglalagay tayo ng switch button doon, malayo, di ba? Dito may dalawang ilaw. So ito kasi tanaw dyan sa bintana at saka sa porch. Itong tatlong poste, ito naligaw na. So ginawa na lang namin doon na lang para mas maayos, mas maganda. So ito, tinabtaban pa nila ng lupa to dahil ito po ay automatic mapo-flooringan natin to. May flooring yan kasi syempre garahe. Pero yung banda dyan na po, yung banda dito na, yan na, tambak na lang po yan. Yung graba na lang po yan hanggang dun. Tambak na lang po yan. Kasi ito, ayusin pa to ng developer, yung clean out na yan. Yan na yung yung update. Yan yung update, naka-flooring na. Unti na lang, matatapos na. Side yung graba natin, baka magpa-deliver po tayo. Ayan o. Talagang ubus. Ubus ang graba. Ayan, papa-deliver tayo kasi may ano pa rito, may pamoste. Tapos yung dito pa, yung buhos pa rito. Saka yung slab counter natin, medyo mahaba din. Ayan, bate. Eh si Sinichi, good afternoon. Tsaka si Donis. Tsaka si Jamil, good afternoon. Good afternoon. May mga hangover yan. Mukhang natanggal na. Parang wala, kanina meron eh. Wala. Bali wala daw. Pinagpawisan na. Mahina ba? Hindi nakapasok? Hindi.
Ay, ina. Tapos may makikita kayo rin para na costing tubo. Abang ng clean out 'yan. May nandiyan po kasi yung ano, yung septic. Tapos ito nga po pala, na-test na natin 'to lahat ng linya sa water closet at saka na-test na rin po natin yung linya para sana sa floor drainage. Okay na. Dito naman tayo sa phase 4 mga karawahos. Ayan na. Ito yung pang port project natin. Andito si Master Jojo. Good afternoon, Master Jo. Good afternoon. Ayan na. Bali kinakabit na ni Kuya Richard yung tiles natin na kulang na isa rito. Ayan, para dito po yun. Ayan na. Kinakabit na lang ni Kuya Richard. Tapos binubuo na ni Master Jojo yung gate. Ayan, 2-door gate yan. Ayan yung design. Dito nga po pala mga karaw house, yung gagamitin natin dito is tubular hinges. Ayan. Minsan medyo nagiging mataas din yung value ng cost ng materials ng mga renovation lang. Kasi may mga part kami dito na medyo pricey, kagaya nito. Nasa ano to, kulang-kulang 600 ang isa nito. Pero sa iba, yung ordinary na cylindrical hinges, 65 pesos lang yun. Malaki yung difference. Yeah? Malaki yung difference. Yeah? Tapos yung cabinet namin, gawa sa aluminum. Yan sa iba naman, ano, yung kahoy. Ayan. So, depende naman. Depende yun sa kay client. Ano. So, mas marami siyang budget, mas maganda, at mas matibay yung kakalabasan. Diba? Yan, medyo maingay pa sa loob. Yan, papasok din tayo. So, kinukompleto na nga pala rito yung ano, yung mga tiles installation. Kagaya rito, yan, kompleto na dyan kahapon. At saka dun sa dulo, yan, naikabit na rin. Tapos yung mga dapat pampalitada rito, yan, kagaya nito. Yan, pantay na. Ganda na, di ba? Pantay na. Tapos dun, kaya may kulang pa, kasi hintayin natin yung aircon installer. Yan, patapusin muna natin yung nag-grinder. Bukas nga pala, naka-schedule yung ano, yung aircon nito. Bali, meron tayo munang ipapagawa sa loob bago natin tuluyang ipakabit yung mga aircon. So, bukas, papipestuhin natin dito si, ano, si Kuya Dindo. Masilya, pintura muna. Ang check natin kung okay na. Ay, meron pa pala. Puputol pala ng bakal si Kuya. Ayan, Kuya Richard, good afternoon po. Good afternoon. Ayan, binabawasan na ni Kuya Richard yung mga naka-usli palang bakal dito para madamay na to sa mga plastering. Andito si Louie. Louie, good afternoon. Good afternoon. Yun eh. Ayan, wala pa po yung on-hand namin na, ano, na shower set dito. Pero okay lang yun, basta itong part na to, hindi mo na namin yan installan ng tiles. Kailangan nakasetup muna yung sa PPR pipe. So ito na yun, nakasetup dapat to, bago maituloy. So 2 bulb kasi yan dahil multi-point. Ayun yung design na. Tapos dito naman, tinutukoy ko kanina, yung wall na to, kailangan ma-jambanda, ma-applyan mo na ng masilya yan at saka pintura. Para pagka ikinabit po yung indoor, pinturado na yung likod, hindi maiwan. Ganon din dito, medyo rough pa to eh. Siyempre, yung imagine nyo na lang, kapag in-install yung indoor dyan, ganito yung likod. Kaya kailangan maganda na muna. Namasilyahan na, tapos mapinturahan. Kahit itong ibabaw lang, kahit ito, kahit hindi muna. Mga gilid. Tapos yung improvement dito, ayan po, naka-install na yung tiles. Bali, yung tiles na yan, ibinagay ko na lang po rito sa ating mahogany. Ayan yung mahogany na ceiling panel. Yun nga lang, nagkaroon ako ng problema rito. Kasi nung binuksan yung isang box, halos same naman sila, pero pinagtataka ko, iba yung kulay. Kaya iba yung kulay nung in-unbox namin. Kaya yun, babalik ulit tayo rin sa tile center. Yun, okay lang naman yun kahit magpabalik-balik. Kasi pag finishing, ganyan na talaga. Yan ang bag. Ibabalik po natin. Bali, e-bike, kasha na yun. Nasa 7 piraso lang naman. Kaya hindi na po naituloy yung dito. Yung mga installation din po kasi ng tiles yan. Yan, iba na yung kulay. Ayan, makikita nyo rito sa screen.
Yan. Yan po yung update dito, installation ng tiles, toilet and bathroom, dito sa wall, sa loob, at saka dito sa labas, then yung grills and gate natin. Yan yung update sa nagawa po dito. Ito kaya ganito pa lang to, lagi nyo makikita. Sisinsilin pa yan, ipapasok po namin yung tubo yan sa loob para wala pong makikitang mga overflow na daanan ng aircon. Nakatago lahat. Ayan mga karos, natapos na naman po yung buong araw natin. Yan, ngayong araw po ng Martes. So meron nga lang po tayong hindi napuntahan na unit. Yung ginagawa natin dito sa phase 1. So bukod po kay Bilog, nagpaalam din po muna na absent ngayon siya, na si Tam Tam. So kaya wala tayong update video po dun. Bali ito mga karos, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, lalo na dun sa mga nakakaunawa sa bagong setup ng ating daily vlogs. So susubukan pa rin po namin na makapagbigay po tayo ng morning update. Kaya bago natin tapusin yung isang buong araw sa lahat ng mga naganap nitong house renovation. Meron nga ako nabasa na gusto nila na meron pa rin pong morning update hanggang matapos po yung araw. Yung iba naman okay lang daw po sa kanila. Yeah, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Meron din ako nabasa na si Mrs. na lang daw yung magbablog, tapos tayo na lang po yung mag-edit. So malaking ano nga po yun, malaking kaginhawaan. Pero kasi mga karohos, ang focus po natin, seryoso to, ang focus natin talaga yung trabaho. Itong pag-shoot ng video, extra na lang po to, nakadagdag na lang po sa mga gawain natin. So off-cam or on-cam man, kailangan magampanan po natin yung mga ginagawa po nating trabaho dito sa mga house improvement. So maraming salamat po sa pangunawa nyo. Siguro yung mga mapapanood nyo na video, kung hindi naman po sobrang busy, ibabalik natin yung morning update. Pero pagka masyado talagang busy, kasi sa mga finishing project nga, kagaya na sinabi ko, dyan na po yung magpapabalik-balik na tayo. Dyan na yung hinahanap natin yung mga dapat kailangan ng isang sa isang project. So ayun lamang po, God bless po sa ating lahat. Kita-kita na lang po ha. Ingat po palagi. Tara!